Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga dapat nyong malaman na mga idadagdag na babayaran sa NAIA Airport. Ito yung terminal fee and yung parking rates. I mentioned sa previous video ko, noong September 14 nga, binigay na sa San Miguel Corporation ang pag-rehabilitate at pag-upgrade ng NAIA Airport. In-announce din nila na magkakaroon nga ng reshuffling ng terminals 1 to 4, yung domestic flights and international flights. Pero na-cancel yun guys. Gusto ko lang i-highlight, hindi ko na kasi nasabi yun sa previous video ko. So anyway, let's get to the point nga. Yung pag-increase ng terminal fee, effective to next year, September 2025. Originally, yung mga domestic flights, ang binabayaran natin is 200 pesos. Ngayon, gagawin ng 390 pesos. Almost 100% increase. Next is yung international flights. From 550, gagawin nilang 950 pesos. Hindi pa kasama doon yung travel tax, which is 1,600 para sa adults and 810 para sa mga minors or bata. OFW, exempted pa rin tayo sa terminal fee and travel tax. Another changes, which is effective today as of the recording of this video, October 1st, yung parking fee ng NAIA Terminal 1, 2, 3, and 4 ay grabe ang itinaas. Halos 400%. Meron silang dalawang uri ng pag-park. Ito yung short-term parking and overnight parking. 40 pesos for the first 3 hours. And then, dagdag na lang ng 15 pesos for every 1 hour na susobra sa pag-park mo. Next naman is yung overnight parking. 300 pesos for 24 hours. Tas every 1 hour na susobra is 15 pesos. Nakakategory na siya by sasakyan. Start natin sa kotse. First 2 hours is 50. Tapos sumusobra, exceeding hours is 25. And then overnight is 1,200. Grabe no? Halos 4 times yung itinaas niya. Sa motorcycles naman, first 2 hours is 20 pesos. Exceeding hours, 10 pesos lang. Kapag nag-overnight, 400 pesos na. Next naman is yung bus. I'm not sure kung paano tayo directly affected dito. Siguro may mga private company na pinapark yung bus, mas masasaktan sila sa bagong parking rates. 100 pesos for the first 2 hours, tapos 50 pesos sa mga sumusunod na oras na susobra. Kapag overnight naman, it's 2,400. So grabe guys yung itinaas ng parking rates na to, no? Sa mga taong nagpa-park or yung mga taong nag-staff ng mga airline, I think kailangan nyo humanap ng alternative dahil hindi yata makatarungan yung pagtaas ng presyo na to. So again, kaya nga ginagawa to ng San Miguel Corp is para nga sa pag-upgrade ng NAIA Airport. Kasama na dun yung facility, Wi-Fi, pag-increase ng capacity ng pasahero to 62 million sa NAIA Airport. Pero I hope hindi masyado mahirapan yung mga Pilipino tulad natin sa mga pag-increase ng presyo na to. Yun lang guys, kung meron kayong mga tanong, just comment down below. And you can support my channel, share, comment, subscribe. Yun lang, maraming salamat. I will see you in my next video.